Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik ako para sa bago nating video. At ang video natin for today ay tungkol sa Boolean Algebra Logic Circuit Simplification. So, ano nga ba ang Boolean Algebra? Ang Boolean Algebra ay isang branch ng mathematics na ginagamit natin upang mag-analyze ng mga digital gates at digital circuits. So, ang Boolean Algebra ay na-develop ni George Boole noong 1854 para ma-reduce natin ang bilang ng mga logic gates na gagamitin natin kapag magsosolve tayo ng mga complex Boolean expression. At ang Boolean Algebra ay may mga variables na true or false that usually denoted by 0 and 1. So, let's start. So, ayun guys, mag-start na tayo. At syempre, sabihin ko muna sa inyo ano yung mga materials na gagamitin natin. Meron tayo ditong breadboard. Meron tayo ditong DIY charger na gagamitin natin bilang ating 5 volts power supply. Meron din tayo mga toggle switch. Meron tayo 74LS08 ang ating AND gate. 74LS00 ang ating NAND gate. Sa ang 74LS32 ang ating OR gate, meron din tayong mga LED, meron tayong mga resistors and jumping wires. So, ilalagay na natin ngayon sa ating breadboard yung ating mga materials para bumuo ng circuit. So, okay. So, ayun guys, ikakabit na natin yung ating mga components dito sa ating breadboard. So, umpisahan na natin, ikabit na natin ito. Okay, so ayun guys, ito na yung ating circuit na galing sa ating experiment, yung given circuit natin. So, ito yung gagamitin natin para mag-analyze ng ating truth table. So, base sa ating question number 1, so, switch on the power supply, some LEDs will be on and some will be off. Can you identify the lighted LEDs? So guys, pag isinaksak daw natin itong ating power supply, merong mga LED dito na iilaw at meron ding LED na hindi ilaw. So, titingnan na natin kung ano dito yung iilaw. Saksak na natin siya. Ang ating mga switch ay naka-low or naka-zero. So, isaksak na natin. So, ayan guys, makikita nyo, dahil naka-low yung ating parehong switch, ang ating umilaw na LED ay ang ating third LED at fourth LED. So, ang first and second LED natin ay hindi umilaw. So, ito yung ating sagot sa ating number 1. So, next naman, question number 2, complete the table below to verify the De Morgan's theorem. So, meron tayo ditong inputs na D1, D2, in 1, in 2, at ito yon. Ito ang ating D1, D2, at in 1, at in 2. So, meron tayong output na in 3 at in 4. So, base dito, kapag ang ating mga input ay parehong naka-low, ang ilaw ay itong ating third and fourth LED. So, nakapatay yung ating first and second LED. So, para naman sa ating D1 na naka-low at dito na naka-high. So, i-high natin siya. And yung umilaw, itong ating second LED, third LED, at ang ating fourth LED. So, para naman sa ating D1 na naka-high at dito na naka-low, check natin.
Ang umilaw ay itong ating first LED, third LED, at itong ating fourth LED. So, para naman sa ating D1 at dito na naka-high, kailangan natin i-high ito. Ayan. First and second LED. So, naka-off yung ating third and fourth LED. So, ito yung lumabas na ilalagay natin sa ating truth table. So, ayun guys, tapos na tayo sa experiment natin for today. So, maraming salamat sa pakikinig at sa panonood. Sana may natutunan kayo at sana nalaman nyo na rin kung paano nga ba natin nagagamit ang De Morgan's Theorem sa ating mga Boolean expression. So, na-verify naman natin siya gamit yung truth table natin at tama naman yung mga lumabas. So, samahan niyo pa ulit ako sa aking mga susunod na video about sa mga experiment ko. So, ayun, magkita ulit tayo sa susunod ko pang video. And don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. See you sa susunod!